Samantala, umalmang ilang guro at estudyante sa module sa Marinduque State College Integrated High School kung saan pinalitan ang katagang bagong lipunan ang pagtuturo nga po sa martial law. Ayon sa senior high school student na si Maria Elena Malvar, nakatutok ang module sa paglago ng ekonomiya, disiplina sa komunidad at turismo sa ilalim ng batas militar sa halip na istorya hinggil sa karahasan. Parang nagiging tool ito. Nagiging tool ito para sa regime, para makalimutan yung atrocities of the past and para in-enable yung mga katiwalian sa ating gobyerno as of now sa paggawa ng mga pagbigay ng mga maling impormasyon sa mga kabataan. Parang ini-indoctrinate po kasi nila yung mga kabataan. Iginit naman ng high school teacher na si Ann Besinlakyan na dapat ituro ang totoong kaganapan noong martial law para hindi na maulit ang hindi magagandang nangyari sa kasaysayan. Best na martial law ang itawag ng lipunan, which is very ironic kasi nakasabatas na ang tawag doon sa mismong declaration ay martial law, no? So mukhang nagkakaroon tayo ng rebranding at talagang disinformation at distortion ng history. Yun yung mas nakikita namin doon sa nangyayaring ganito. Nauna nang itinanggi ng Department of Education na planong baguhin ang pagtuturo sa martial law sa ilalim ng basic education curriculum at patuloy din ang konsultasyon para sa curriculum development ng K-12 program.